My name is Jojo Bragais. I'm the owner and founder of Bragais Shoes. And I love doing shoes. Nung una, trip-trip lang siya. Then eventually, I started to do shoes ng mas formal na. I was a licensed nurse and midwife. Hindi siya nag-prosper. Nasaktan. Kaya dati ang anong tagline ko nagmahal na saktan, naging sapatero. Wala na talaga ako sa katinoan. Like, wala ako sa wisyo. So, I tried taking my own life. Pero bawal ata na maraming cute sa heaven, so hindi ako natuluyan. Pinadala ako ng binangonan para magkaroon ng ibang environment. Pauwi namin one time, sabi ng tita ko, that's an old shoe factory. Then sabi ko, I wanna see it because buong buhay ko, never ako nakakita ng shoe factory. So sobrang na-curious ako. Then pumasok ako, then sobrang daldal ako by nature. Then out of the blue, habang nakikipag-usap ako sa mga dating owners, sabi nila, do you want to buy it? Walang second thoughts, I just said yes. Not because gusto ko gumawa ng sapatos, but because gusto kong makatulog ng hindi lasing, ng hindi umiinom. Because during that time, pakiramdam ko yung isang buong araw, sobrang haba. Feeling ko pag wala akong ginagawa, mababaliw talaga ako. Nagkaroon ako ng kliyenteng may foot deformity. Then after ko natapos yung shoes, umiyak yung nanay. Kasi debutant yung bata and never pa siya nakapagsuot ng closed shoes. Tapos niyakap niya ako. Then pakiramdam ko may silbi pa pala ako, hindi ako aulats, hindi ako talunan. Then sabi ko sa sarili ko, sa time na yun, I will do shoes. So that's why shoes is very important to me kasi pakiramdam ko, it's my new life, it's my new beginning. And then nandito na ako ngayon. Pinakauna kong ginawa is the shoes for Yvette Santiago. Yvette Santiago is a friend of mine way back sa Bicol. Then lalaban siya ng pageant sa Manila, Binibining Pilipinas. And then sabi ko sa kanya, di kita kaya tulungan when it comes to monetary aspects, but I can give you any pair of shoes na gusto mo na gagamitin mo sa competition. Then, ginawa ko yung first pair ng pageant shoes for Yvette, mataas 6 inches. Then, nagustuhan siya ni Madam Stella. From then on, parang pinatawag niya ako if I can do shoes. Ganitong shades of shoes para kay Yvette. Nung una, hindi ko alam na malaking pageant yung binibina. I have no idea. Then nung nanood ako ng finals, sobrang baliw yung mga pageant fans in a good way, like a crazy fun. And then the next year, nung sinabi niya sa akin, gusto mo gawin yung official shoes ng Binibin? Siyempre, yes ako agad. Parang, yes, I wanna do it. And then doon na siya nagsimula. Pag ako napasok ng pageant shoes, nagsusupply ako ng mga shoes sa mga shoe brands. I design and then I manufacture, pero label nila. Pero nakuha ko siya by accident. There was this one time, nasa isang mall ako, tapos kasama ko yung pinsan ko. Nilalight ko yung sapatos. Pangit ng shoes na to. Kung ganito yung gagamiting fabric, ganito yung gagamiting tahi, style ng pagtahi, or tela. Mas gaganda yung shoes. Tapos lumapit sa akin yung manager. Hey sir, is there a problem? Siyempre, kailangan ko pangatawanan yung yabang ko, diba? Tapos sabi niya sa akin, you know so much about shoes. Sabi niya, do you wanna present a sample sa office namin? Tapos nagpresent ako ng sample na gustuhan nila. Kaso ang order sa akin, 1,500. So alam ko sa sarili ko na hindi ko siya kaya gawin. But I took the project kasi nga, sayang eh. And then, sabi ng tatay ko dati sa akin, if you don't have the cards, learn to bluff. Eh sa binangonan, maraming maliliit na gawaan ng shoes. So, ginawa ko, dinivide-divide ko siya, then I collect them all together and I will deliver. Then, na-realize ko, effective pala yung ganung sistema. We went to another store. Same style, we present a solution or like an offer. Hanggang dumami siya. Naka-apat kami na ganung technique yung ginawa namin. Hanggang sa doon ako unang nakagawa ng shoes, pero mabababa, like the very wearable na mga pairs of shoes. May mga studs, mga ganyan, mga tawag dyan, strappy shoes. Very easy to create. Yun. Then habang dumadami yung kliyente, nakakaipon ng onti, I tried to grow the company and mas nagiging formal na siya. But like, the story is very funny. Dalawang bagay lagi. It's either ako yung magpipresent depende sa concept ng show or the organizers or the show mismo ang magbibigay ng peg of what they like. I will adjust and magdi-design base sa kung ano yung konsepto ng show. So kung mapapansin natin, yung sapatos kasi is maliit lang na ensemble sa totality ng look ng lahat. Pero pag mali yung sapatos, it could distract ng buong look ng isang show. Because of pandemic, tumigil yung pageantry for quite a time. Siguro mga 2 years tayong nag-stop. And ngayon na nag-open na siya, parang it's like a hope for everybody. Hindi lang para sa amin na gumagawa ng shoes, pero sa lahat na parte ng isang show. Diba, every time na nagdadasal tayo, parang we cross our hands like this.
So para sa akin, parang gusto ko ilagay siya sa sapatos na bawat isang babaeng lumalaban sa pageantry, meron silang dasal and they're hoping that maybe they can represent the country in an international stage. So in-incorporate ko lang siya sa straps ng shoes na para siyang nagdadasal. And kung mapapansin mo, ganyan siya. It's very simple, pero at least alam ko, kahit hindi alam ng tao, pag nakita ko yung sapatos, for me, it's hope. Habang tumatanda kasi ako, parang mas lumalalim yung love ko for shoes. So minsan, hindi siya naiintindihan ng tao, pero pag nakita ko yung sapatos, alam ko that a part of me is present in the pair. Madalas ang nakikredit lagi, the gown. Pero yung sapatos kasi, without you knowing, for me, I see it na the shoes is the one carrying your pressure, your dream, your ambition in life. So I wanna make sure that it's comfortable para you can just continue walking. That's why kinonceptualize namin yung walk queen number, guys, because I see it that way. Like, you'll be able to walk your best in order for you to continue winning in life. So that's how deep I see it. Diba sabi nga nila sa lumang saying, give a girl the right pair of shoes and she can conquer the world. I wanna do the same thing. Gagawin yung design ng sapatos, ipapasa ko siya sa technical team ng Bragais para mapag-usapan. Now we start from the heart and soul ng sapatos. Dito nagsisimula ang lahat kung paano ginagawa ang sapatos. Wala ito, hindi tayo makakabuo ng sapatos. Meron kaming kinakandak na mga technical meeting para hanggang sa bago mag-production, para pag nagsimula na ang production mismo, pag pinasa na sa isang departamento, eh hindi na dapat magkakaroon ng problema sa production. Ang laging nagiging problema, since mga taga-fashion industry kami, we always go for aesthetic. Pero syempre, ang core ng Bragais is comfort. So kailangan namin balansin kung ilang percent or ilang, yung mga pinag-aawayan namin madalas millimeters lang yun. Ilang millimeter ang ibibigay namin para sa comfort, ilang millimeter ang iiwan namin para sa aesthetic. So dapat lagi siyang balance para makadevelop kami ng isang magandang shoes na talagang mai-enjoy ng mga lumalaban sa pageantry. Pagkagaling nga po sa factory, dito na nga po namin dinadala yung mga order ng kliyente para po ipackaging po natin ng mas maganda at makasiguro po na hindi siya magagasgasan. Kailangan lang po natin siyang tissue para masatisfy naman po ng client. Shoemaking, I don't know what the hell I'm doing. Like, I have no idea what is commercially appealing and what is not. So that time gumagawa ko ng sapatos na may mga pak-pak-pak-pak, may mga salamin-salamin. Like, anything na parang pakiramdam ko is out of this world. Kasi parang gusto ko, dapat lumutang yung sapatos. Then eventually, I realized that it's not about me. It's not about my shoes. It's about somebody who's wearing the shoes. And feeling ko dun ko siya nahanap when I started to support the girl more than me thinking about myself. Inoffera nila ako if I can do the official shoes for 2015. Yun yung time na sumali si Pia. So eventually nagustuhan nila. Pero dati, dahil sa apelido ko, akala ni Madam hindi ako Pinoy. So nung nakausap niya na ako, sabi niya sa akin, are you the designer? Sabi niya, yeah, you're Filipino. Sabi ko, yes, I am Filipino. Sabi niya, no, it's not you. Ganyan-ganyan. Kasi may kaibigan siya, French. Yung apelyido, same. So, feeling ko, tinanggap niya lang ako by accident. So, doon nagsimula yun. Then, siyempre, kailangan mo galingan eh, di ba? So, natuwa naman sila sa akin. So, starting 2015 up until the present, I'm with Bini Bini. So, masasabi ko na I owe a big part of my career to Bini Bini Pilipinas. Pangarap ko, mas marami pang mga Filipino ang mag-embrace ng local products because we can do so much more. 8 years ago, nobody knew who I am and what I do. And Bini Bini gave me the chance. Bini Bini ang unang nagtiwala sa akin. And I will stick with them no matter what happens. Para sa akin, yung pagsukli ng mabuti sa kabutihan ang ginawa sa akin is something that I will continue doing. Kung may ano man yung naibigay sa akin ng Bini Bini, ibabalik ko siya. Kahit hindi na sa pageantry, but magtatranscend siya ng mas malalim. Dati, I'm just a nobody. And they gave me a chance. So I wanna return the favor by giving a chance to somebody's competing in. Thank you for the opportunity na binigay sa akin. You helped me become the new me. Without Bini Bini, I don't think that I can smile like this. Thank you. And I love you all. Bini Bini, Pilipinas.
maraming nagdamit sa inyo, hindi lang yung galing sa amin. Sobrang lalim ng process na pinanggalingan nun. Most of them are not really used to pageant shoes. Some of them are scared when they see like parang, ay, ang taas. And then they haven't even worn it yet. Parang scared na sila right away because they have these pairs of shoes wherein comfortable sila. Because beauty is pain. Hindi pwedeng komportable ka masyado and then you're all beautiful now.